barangay si Paco po naghali ang pangarang kaini sa Paco na itong ginugulay po baga, Fern. Ang kadaklan na kabuhayin po digdi, iyo ang pag-uuma, sering man po ang pag-kopra, may guwaman pong porsyento ning pagsisira, pero kadikit lang. Tapos, hindi pong pagtiklan o nipa. Ta, delikado pong pagbaha, grabe pong nakakalaag po sila sa alanganin na sitwasyon. Dahil nakaka-Korean, dahil nakaka-babaralyo dyan ang mga estudyante, nakaka-Arabsen, kung nakabaliw naman, dahil nakaka-Urliidi, mahalat ni maghupa ang ba. Nung nagpatawag po ngayon ito, ma'am, ng barangay assembly, atong panahon na po ito, mayroon ng raot panahon. So, diyaw na po kami digdi, nagkandak na kami barangay assembly para po i-resolve po yung issue na po ito. Tapos, pauwi na po kami noon. So, sobrang alon. Akala ko talaga dahil na po kami makakadaong sa Tamban Port. So, linabas ko na yung rosary ko. Sabi ko, Diyos ko, Lord, tabangan mo man po kami na siyempre, may pamilya din ako. So, mga magurang ko, tugang ko, naghalat po sa muya. Then, sa mga pag-iriba ko din, may pamilya din po sinda. Na naghalat din po sinda, may mga aki po sinda. Sabi na nung kaibahan kong engineer, Sir, ngaya, ano mo ngaya, isabay mo man po ngaya ako sa pangaji mo. So, yung wala po ako ibang ginibong, nag-rosary na lang po ako hanggang makarating po kami ng Tamban. Ini po makupuin yung kompetensya. Tarabang-tarabangan po ini. Bako po ini paarangatan ng ego, kundi pakumbabaan ang kanyang. Tarabangan, tangani mag-asin sa barangay. Dahil tanya ko pag-gwenon ang ganapod na crab mentality. Dapat po, sabay-sabay ang pag-asinso. Sabay-sabay ang hero, sabay-sabay ang isipan. Tangani pong padagos ang pag-asenso kong barangay. Para sa community, gigibon mo talaga na makatabang ka dahil kahit nga talagang isusugal mo talaga sa diri mo na dahil taman aram kung ano ang kalagayan diyan sa gitna ng dagat.